Kamusta mga bro? Ito ngayon ang ituturo ko sa inyo kung paano ako magtimpla ng tinatawag na dry pack mixture. Tatlong buhangin, tatlong ratio ng buhangin, kung gusto nyo, timba. Tatlong timba ng buhangin. Basta takalin nyo, tapos isang timba ng simento. 3:1. Yung iba kasi, ang ginagawa nila dito, yung buhangin, binabasa na nila. Pero kasi pagka ganun, parang sa palagay ko, hindi nag-mimix mabuti yung buhangin at saka yung simento. Kaya mas mabuti kung hahaluin nila ng maganda yung pagkahalo ng buhangin at saka ng simento. Yan. 3:1 ang mixture nila sa natawag na dry pack. Yan. Huwag nyo nang dadagdagan pa yung iba, ginagawa ko 5:1. Kasi nga dry pack to eh. Modis lang ang gagawin eh. Kung medyo matabang ang nangyayari, para sa akin eh, hindi maganda. Maganda lang na, maganda lang dito na pagkaganyan. Yung pagkakasample natin, medyo maganda. Kasi kulay puti buhangin natin. White sun. Ay, akala mo, puro buhangin natin. Panoorin nyo po yung aking next video kung paano ko nilayout ang flooring ng aking CR para lagyan ng tile. Magiging tama po ang ating klebe o tilt para ang ating klebe ay tamang papunta sa ating floor drain. Maraming salamat po. Kapag naglagay naman po kayo ng tubig, eh, huwag niyo po masyadong dadanihan. Kasi nga, gagawin lang natin yan, yung moist lang siya. Hindi siya pasa. Kunti lang ang tubig. Ayan. Suwari po, 3:1. Pag ginamit yung takalan ay, ibang ganito. Ganun timba, o kahit anong kasang takalan. Pag lalagay niyo po muna, isang timba lang, na tubig. Yan. Kapag naghalo naman kayo, tsaga-tsaga lang po. Kasi talagang mahirap maghalo ng dry pack mixture dahil po unti-unti lang. Yan po. Huwag po masyadong tutubigan. Depende rin po ang pagtubig natin. Yung isang timbang tubig ay kung talagang tuyong tuyo ang buhangin. Ngunit kung minsan naman ay ang gagamitin yung buhangin ay mabasa-basa, ay huwag nyo po agad nalagay ang isang timbang tubig. Kalahatiin nyo lang po para unti-unti ninyong babasain dahil basa na ang ating buhangin. Yan po, talagang tsagaan lang po ang paghalo dito. Kung ang diskarte naman po na inyong gagawin ay babasain nyo muna ang buhangin, medyo mas madaling proseso yon. Hindi masyadong nagbubuo-buo. Ngunit ang pinag-aalala ko naman po ay kung ang lahat ng buhangin ba ay maghahalo sa simento. Sapagkat pagka po basa, ipapakat po ng buo ang simento at hindi po maghahalo sa pinakabuhangin. Dati po ay ganun ang pamaraan na ginagawa ko. Binabasa ko muna ang buhangin bago ko ihalo
sa simento. Ngunit, naobserbahan ko po na mas maganda ang magiging dry pack mixture kung hahaluin na lang mabuti ang ating buhangin at simento nang hindi pa po nilalagyan ng tubig upang maging maganda ang pagkakahalo ng ating simento at buhangin. Ayan. Pagka sobrang-sobrang tuyo, nabasahin yung konti lang. Ayan, unti-unti lang. Huwag niyang bubuhusan ng maraming tubig. Unti-unti lang. Ayan lang. Haluin. Bro, ito na yung ating dry pack. Hindi siya basang-basa. Hindi lang naman siya tuyo-tuyo. Yan, talagang medyo nagbubuo-buo siya. Ito, tingnan mo. Ito, kasi yung mga part na yan, yung mga sweep-sweep ng tubig. Yan. Ito yung ating dry pack. Yan, sana natutunan nyo kung paano ako mag-mix ng dry pack. Hindi ko muna binabasa yung buhangin. Ang pinaghahalo kong mabuti ay ang semento at ang buhangin. Maraming salamat sa inyo. Shout out po kay Mark and Angel Vlogs, Arbito Guillermo TV Channel, Rubis Homemade Pastillas, Reynaldo Damole TV, Fernando Pingol. Maraming salamat po.